Hindi na bago ang makarinig ng kwento tungkol sa mga babaeng nangaliwa. Lalo pat ngayon, tayo ay malayo na sa konserbatibong pamumuhay na kinasanayan noon ng ating mga ninuno. Pero hindi tulad ng pangangaliwa na ginagawa ng mga lalaki, marami pa rin ang tanong at nabibigla kung ang babae ang nangaliwa. Ang tanong na laging kasunod nito ay bakit niya ito nagawa o ano ang nagtulak sa kanyang dahilan para humanap ng iba at magtaksil sa kanyang asawa. Ayon sa mga eksperto, ito ang mga karaniwang rason kung bakit nangangaliwa ang mga babaeng may asawa na. Mga karaniwang dahilan kung bakit may babaeng nangangaliwa. Nakukulangan o wala na silang emotional connection ng kanyang asawa. Ayon sa anthropologist na si Helen Fisher, isa sa pakaraniwang rason kung bakit nangangaliwa ang isang babae ay dahil wala na umano silang emotional connection ng kanyang asawa. Ito ay maaaring dahil sa pareho silang busy sa kanilang mga trabaho o kaya naman ay may pinagkakaabalahan ng iba ang kanyang mister at na taken for granted na siya. Gusto niyang kiligin at ma-feel na sexy at attractive pa rin siya. Ang kawalan ng emotional connection sa isang pagsasama ay nagdudulot ng kalungkutan sa isang babae. Ito ay ayon sa marriage at family therapist na si Winifred Reilly. Kaya naman sa oras na may nagparamdam sa kanya na siya ay attractive at binigyan siya ng espesyal na atensyon, ay agad nahuhulog ang loob niya. Lalo na kung ang taong ito ay muling ipaparamdam sa kanya ang kilig at atensyon na hinahanap niya. Gusto nilang makawala sa isang bad marriage. Ang mga babae ay natural na matiisin o martyr. Lalo na kung ito ay para sa mga anak niya o kanyang pamilya. Kaya naman kung minsan kahit hindi na siya masaya ay pinipili niyang manatili sa isang relasyon. Maliban na lamang kung may isang tao na nagpaparamdam sa kanya na maaaring magsimula siyang muli. Ang taong makapagpaparamdam na maaaring makabuo siya ng masayang pamilya na hinahanap niya sa tulong ng ibang kapareho o pagkakaroon ng ibang kinakasama. May problema sa pagsasama nilang mag-asawa at nais niyang maayos ito. May ibang babae naman na in denial na may problema sa pagsasama nilang mag-asawa. Hanggang sa hindi niya napapansin ay nahuhulog na pala ang loob niya sa ibang lalaki. Dahil sa mga ipinapakita o pinadama nito sa kanya na hindi nagagawa ng kanyang asawa. Ito ang magsisilbing eye-opener niya sa tunay na estado ng relasyon nilang mag-asawa. At magtutulak sa kanya na gumawa ng paraan upang masagip ito at maiwasang tuluyang masira ang pagsasama nila. Gusto nilang magkaroon ng panibagong taong makakasama nila sa buhay. Kung nakakaranas ng problema sa kanyang marriage o asawa ay pumapasok siyempre sa isip ng babae ang ideya ng paghihiwalay. Pero may mga babae na takot magsimula ng mag-isa. Lalo na kung alam niyang may mga bata siyang kailangang itaguyod o palakihin pa. Kaya naman habang dumadaan sa napakahirap na sitwasyon, sa kanyang buhay may asawa ay humahanap siya ng iba. Isang tao na papalit sa role ng mister niya. Isang tao na magiging kaagapay niya sa problema. Ang taong sasalo o mag-aahon sa kanya mula sa pagkakalugmok sa bad marriage na nararanasan niya. Paano maiiwasan ang cheating sa isang relasyon? Ayon naman sa isang philosophy professor, may mga paraan na maaaring gawin ang mga mag-asawa para maiwasan ang cheating o pangangaliwa sa isang relasyon. Ang una at pinakamahalaga ay ang pagiging open sa iyong asawa. Maging honest sa iyong mga nararamdaman. Sabihin sa kanya ang sa tingin mo ay nagiging problema ng inyong pagsasama. Ito ay para magawan nyo ito ng solusyon at maagapang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sa iyong sarili ay dapat gawin ang lahat ng iyong magagawa upang labanan ang temptasyon.
Isipin ang maaaring maging epekto hindi lang sa relasyon niyong mag-asawa, kung hindi pati na rin sa magiging epekto nito sa inyong mga anak at pamilya. Makakatulong din ang paghingi ng payo o pakikipag-usap sa isang taong malapit sa iyo at iyong mapagkakatiwalaan. Isang tao na makakatulong o subok ng walang ibang hangad kung hindi ang maayos at masayang pagsasama para sa inyong mag-asawa. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. At pakishare na din para makatulong sa iba. Thanks for watching!